Magandang araw sa ating lahat. Sa araw na ito, ituturo ko po sa inyo paano mag-testing ng electromechanical relay switch gamit ang digital multimeter. Sukatin natin yung resistance. Set po natin ang ating function selector switch dito sa ohms. Ayan, nakaset na po tayo sa ohms. At kung titingnan natin sa LCD, yan po ay naka mega ohms. So, ibig sabihin, resistance yung ating susukatin. So, ilagay lang natin ang dalawang test rod dito sa dalawang terminals na ito. Ayan. So, meron tayong nasukat na 111.7 ohms. Yan po ang resistance. So, ibig sabihin, pag meron tayong masukat na resistance, ibig sabihin po niyan, okay pa ang coil ng electromechanical relay switch na ito. Ngayon, ang sunod natin na i-test ay yung normally closed at saka normally open na terminals. Tandaan po natin na ito yung common terminal at sa dalawang terminals na ito, isa dyan ay normally closed at ang isa naman ay normally open. Ngayon, hanapin muna natin ang normally closed. Ang sunod natin na setting dito sa tester, set natin po siya sa continuity. Ayan, nakaset na po tayo sa buzzer mode. Ngayon, hanapin natin yung normally close. Ilagay ang isang test rod dito sa common. Ayan. Tapos, ang isa namang test rod ay dito sa isang terminal dito. Kung maririnig ninyo, nagkaroon po tayo ng buzzing sound. Ibig sabihin, itong common terminal at saka itong terminal na nandito, sila po ay merong continuity. Ulitin ko, ang common terminal na ito at saka ang terminal na ito ay meron silang continuity. Ibig sabihin po niyan, yan po ay normally closed. Kung normally closed ito, automatic na yung kabilang terminal, yan po ay normally open. Okay? So, ang sunod na gagawin natin dito ay supplyan natin ito ng 6 volts dahil ito po ay 6 volts DC. Measure muna natin kung meron nga bang 6 volts DC na mame-measure dito sa dalawang alligator clip. So, iset natin ang ating function selector sa DC. Ayan. Ilagay ang red test rod sa red alligator clip at saka yung black test rod doon sa black alligator clip. Ayan, meron po tayong nasukat na 6 volts. Ngayon, ilagay natin ang alligator clip na ito o ikabit natin ang alligator clip dito sa coil. Kagaya niyan. Yan. Saka yung isang alligator clip, yung black alligator clip dito sa isa pang terminal ng coil. Kung maririnig ninyo, ulitin ko, yan, nagkakaroon po siya ng sound. Oh. Yan po ay tumutunog. Yan po ay nangangahulugan na yung contact kanina ng common at saka itong terminal na ito ay na-transfer na ngayon doon sa isang terminal dito. So, sige, iset natin ulit sa buzzer mode. Yan, nakaset na po tayo sa buzzer mode. I-testing natin ngayon ang continuity ng common at saka normally closed kanina. Ayan. Wala na po silang continuity. Dahil meron na itong nare-receive na voltage, ang nangyari dyan, yung contact kanina dito, okay, dito sa common at saka itong terminal na ito, ay nalipat na dito ngayon ang connection o yung continuity, yung common at saka normally open kanina. Yan. So, pag ganyan ang ating pagtesting ng electromechanical relay switch, yan po ay nangangahulugan na ang relay switch na ating tinitesting ay okay pa. So, hanggang dito na lang ang aking video tutorial. Sana po ay meron kayong natutunan at kung may natutunan naman kayo, mari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel para mas ganaan pa akong gumawa ng mga video tutorials na kagaya nito.
Hanggang sa muli, maraming maraming salamat po.